siya. Linisin natin yung residue ng flux bago natin ilagay dun sa socket nest. So ito yung socket nest, buka lang natin siya, then insert natin yung chip. Medyo sentro natin siya lang sa paa bago natin siya ipitin. Ayan. So next, prepare naman natin ang ating universal programmer. Plug natin yung printing cable sa likod niya. And then insert natin yung 8-pin na socket nest dun sa ZIF socket ng BIOS programmer natin. So run natin yung application ng ating BIOS programmer. And then i-click natin yung Smart ID or Smart Identity. Click natin yung 2425 SPI. Then select Enter. Select natin yung value ng chip, 2432. Click Enter. So, yan ang lalabas. And then, read natin. Click read. Yan, tapos na siya. So, edit na lang natin. Rename natin yung file name. Lagay po natin lahat ng details nung pinagkopyahan natin. Details ng board. O yung brand, model number, kung ano pang pwede mong ilagay dyan na hindi mo makakalimutan. Pwede mo rin ilagay yung pangalan ng crush mo dyan, pero joke lang po yun. So gawin natin example to. Click natin. Let us say TCL LED 48P2610. Tapos kung ano pang details ang pwede mong ilagay sa kanya. So, ilagay mo yung label ng IC dun sa board, U502. Yun, click save lang. So, meron na tayong binary file na na-save sa ating folder ng ating PC. Tapos na natin i-copy itong small chip. Pwede na natin siya ibalik. Make sure lang po na may kabit natin ng dating pwesto niya. Observe po natin yung dot. Ayun ang number 1. So, okay na siya. Ito namang NAND ang isusunod natin. Lagyan po natin ulit ng liquid flux. So, kailangan natin lagyan ng liquid flux para hindi mapuwersa yung sa init, hindi mapuwersa yung paa and yung lid madaling lumambot. Yung pagkakasolder ng mga ano niya, mga joints niya. So, importante meron tayo laging liquid flux. So, ikut-ikutan lang natin ng init yung mga paa niya. Hindi po kailangan po rito ng pasensya. Huwag po tayong maiinit. At huwag din po natin pupwersahin na iangat kung hindi pa tayo sigurado na malambot na siya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Lahan-lahan lang. Ganyan ito.
kaya hindi tayo maliligaw dyan. Ayan, pinuha nakaindigit sa kanya. And then, ready po natin ulit ang ating BIOS programmer. So, insert natin ulit doon sa ZIF socket. And next, prepare po natin ulit ang ating PC. Click natin yung Smart Identity and select Non-Flush. Click Enter. So, pag naman ba siyang algo update, okay, pwede natin i-read. Click yung read. Yan, lalabas yung file name. So, lagyan natin ulit ng details yan. I-rename natin. Yan, natapos na siyang basahin. So, ito na yung ating na-save na binary. Since dalawa yung kinopya nating file na same model number, pwede natin i-drag to yung 24C32 doon sa folder ng non-chip. Pag nag-click tayo, dalawa yung laman niya. Isang non-chip at saka isang 24C32 na BIOS chip. Pwede na natin ibalik yung non-chip dun sa circuit board. Then, proceed tayo sa VGA ISP. So, guys, balik lang natin na maayos itong non-chip na kinopya natin. Lagi natin na i-double check kung meron bang mga nagdikit. So, ito yung way ko ng pagkakabit ng chip. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yan, nilinisin ko lang ng solder wick para masipsip yung mga lead na nagsama-sama. Yan, okay na siya. VGA ISP naman tayo. Kibit natin sa VGA ISP port ng ating universal programmer, yung VGA cable. And then, lagay natin sa mainboard. Port ng VGA. Connect natin yung printing cable galing sa PC.
click natin yung auto ISP. Then click natin yung read. Tapos na siyang i-read. So, rename na naman ulit natin yung file name. So, example, Devant siya, Devant na mainboard. Okay, natin yung brand name. And then, model number. And I say 32GL510. Tapos lagyan pa natin ng details yung chassis number niya. And click lang natin yung save. So meron tayong mga na-save na binary files through offline and ISP. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutan i-like at mag-subscribe na rin po tayo kung bago lang po kayo sa aking channel para updated tayo sa iba pa nating upload. Maraming salamat po sa inyong panonood. Goodbye!